Magandang umaga sa inyo lahat. Tres, nagawa ko ng video na to para sa iyo. Sundan mo para malaman mo kung paano yung proseso ng pagmasa. Kasi minsan, pag hindi mo alam yung pagmasa, kukunat siya. Kukunat yung dough. Kaya may video akong ginagawa para sa iyo para makita mo paano yung proseso ng pagmasa na maganda yung resulta ng dough. Maging i-roller mo man o maging mano-mano na pag-mipino. Tapos maganda yung texture ng pagmasa mo. Sundan mo lang to para makita mo. So guys, ito lang naman yung mga gagamitin nating mga ingredients, sangkap na ginagamit para paggawa ng burger buns. Harina, which is first class. Ang timbang nito is 2 kilo. Medyo marami, no? And syempre, pag may 2 kilo kang flour, ang susunod mo is asukal. And syempre, meron tayong sugar, which is washed sugar. Makakailangan tayo ng 400 grams na sugar. Okay? Next natin is yung yeast. Si yeast, ang gamit ko sa yeast is yung ang brand is Angel. Magandang klase yung Angel na yun. Marami namang klaseng yeast type, pero yung gamit ko yung Angel. So, ang timbang nito is nasa 60 grams. Okay? And syempre, gumagamit tayo ng oil. Ayan. Oil kasi is maganda to pang ano eh. Although may shortening na siya, pero ginagamitan ko pa rin ng oil para medyo smooth. Malambot yung klase ng buns pag niluto mo. Yan naman ang reason. Pero okay, pwede naman na hindi nagamitan. Pero ako kasi para mas malambot yung buns ko, ginagamitan ko ng oil. Kahit may shortening pa yan. Anyway, kanya-kanya lang naman pong idea yan. I mean, sa akin yun lang po yung para na nakita ko. Or napanood ko rin sa mga ibang mga master baker. So, ang timbang nga pala nito is actually, pwede mo na lang tutansyahin. Hindi naman talaga ganun karami. Siguro mga 2 scoop. Pwede na yun. And yung ating shortening. Shortening natin is mangangailangan tayo dyan ng 100 grams. Ito si shortening. Yung tulog na mantika. And yung ating salt, mangangailangan tayo dyan ng 40 grams. And yung ating vanilla, yung aroma, nagbibigay amoy sa ating tinapay. Mga 2 scoop lang yan. 2 kutsara lang, tablespoon. Maliit lang, para lang magkaroon ng aroma. Gagamit pala tayo ng tubig. Ang timbang nga pala ng tubig natin is nasa 900 grams. Or, para hindi kayo mas mahirapan, itong ganitong klaseng lata na 380 grams, mga 2 lata nito at kalahati. Yan. Ang total na timbang nun is 900 grams. So, yun yung gagamitin natin pang saling, panghalo para sa harina. So, yun guys, simulan na natin yung proseso ng paggawa. And, susunod-sunod rin natin yung pagkakaisa. Panoorin nyo na lang po. Alright? So, proceed na tayo. So, yun guys, una na muna natin si harina. Ayan, makita mo. Nilagay niya na sa ano? Sa bangka niya. Kung wala kang bangka, pwede sa planggana. So, nilagay niyo yung harina. So, yun guys, no? So, nalagyan natin na ng harina. Tapos yung sukal. Tapos yung tubig. Yan. Sundan mo lang yun siya. Diyan niya ilalagay lahat ng ano, ng ingredients niya. Shortening. Yan siya sabi kong lard. Shortening yan siya. Tulog na mantika. Or so kung mayroon kang margarine.
Yan, yung asin, nagsama-sama ninyo na dyan lahat. Vanilla. Yung yes. So yung yes, mayroong dalawang klase yan. Yung iba, sinasama sa tubig. Yung iba naman, sa harina. Pero either saan doon, subukan mo lang kung ano yung magandang resulta. Mabilis na tutumubo siya. And lastly, yan yung yes niya. So, idea lang. Ako kasi pag naglalagay ako ng... Yan. Yes niya, nilagay niya sa kanyang harina. So, ginigilid ko lang siya dito sa harina. Alright. Tapos unti-unti mo siyang i-mix. Pero yung gusto kong makita mo talaga dito, paano niya hinalo lahat? Natunaw yung mga ingredients hanggang sa harina. Ayan, tingnan mo. Ayan. Yan yung pinaka-importante, Christian, mo yung harina niya. Ayan. Di ba inubos niya na wala na. Final na. Paano siya nagsimula paunti-unti hanggang sa inubos niya ang harina? Para maiubos niya doon sa mixing niya. Kumbaga, consume dapat lahat. Yan, kita mo yung resulta. Yan. So, dapat ganun. Kung wala ka namang, ano, diba sa'yo mano-mano, tuloy-tuloy yung pagmasa mo niyan. Para mapino mo siya kung donut. So, tuloy-tuloy mo yun siya. Tuloy-tuloy. Kung sa donut, pwede kang magpisik-pisik ng tubig. Kung medyo matigas, pisik-pisik mo siya. Pero dapat, steam it mo na siya para hindi ka na magdagdag. Yun na yun siya. Kaya, sana ma-steam it mo para ganun yung mangyari. Kasi kung binangkal, hindi ka pwede magdagdag ng tubig. Kaya dapat perfect siya sa pagmasa mo. Kaya, yan. Good luck sa pagluluto sa bakery niyan. God bless sa inyo lahat.